Perto na nga guys, pag-usapan muna natin ang ating Soyu Top List. Yan! Kung saan pag-usapan natin ang qualities o mga katangian na meron dapat ang isang good leader. Yan, tama. At ang ating Soyu Top List ay mula sa article na The Top 10 Qualities of a Great Leader ni Sonia Krakow na uploaded sa online.champlain.edu. Uy, interesting to ha. Totoo. Uy, pero syempre bago tayo mag... Ay, hanghina pala ng mic ko. Syempre bago tayo mag-umpisa, ay, feeling nyo ba, born leaders ba kayo? Kasi alam ko, ang leaders, hindi sila made. Talagang born to be leaders sila. I think as a follower lang talaga ako. Hindi ko kayang mag-ano ng mga... Alam nyo na yun. hindi ko kayang mag-manage. Parang ganun. Ako depende. Oo. Depende sa kung anong klase bang natrabahuhin, ganyan. Totoo. Yes. Pinaka-common to sa mga pagka may classroom na mga kaganapan sa classroom, ganyan. Oo. Yes. Yes. Mga ganyan. Yes. Pag by group, yan. Pati sa work, pwede rin to. Pwede rin. Totoo. Oo. Mga cleaners, ganyan. Pinahanan yes. natin. Ang number one na nasa list ay vision. Yes, and perhaps the greatest quality any leader can have is vision. The ability to see the big picture of where the organization or team they are working within is headed. What is capable of and what it will take to get there. Diba? Oh, English. Kasi, totoo, wait, titipihin natin. Charing! Kapag leader ka, parang hindi mo lang dapat tinitignan yung ayan na mismo. Parang dapat wide pa yung magiging ideas mo for the whole group, ganyan. Dapat bilang leader. Diba? At saka, ano din yun, yung vision, dapat nakikita mo yung dapat yung puntahan, diba? Dapat una pa lang, kasi bago mag-work ang isang bagay, dapat alam mo muna, meron ka munang vision, meron kang foresight, kung ano yung dapat kahinatnan ng inyong trabaho. May mga platforms, ganun. Yes. Tama. Katulad ng pag nakikita ko si Josh, sasabihin ko, ay, parang nakikita ko lima ang aircon, dalawa ang aircon. Hindi ka magkaganyan. Nabibision. Oo, kahit na ito lang yung makikita namin, di ba? Choreng, oo. Yes. Next? Yes. Ayan, ang next natin ay inspiration. Ayan. Equally as important as having a vision is the ability to convey that vision to others and get them excited about it. This means maintaining a positive yet realistic presence within the organization, helping team members stay motivated and engaged, and remember what it is that they are working for. Ayan, napaka-importante yes. din nito, di ba? Na parang kung ano man yung nakikita mo, yung vision mo na, ah, ito, exciting to kasi ito yung kahihinatnan at nakita ko maganda. Dapat alam mo rin kung paano i-convey sa mga group members mo or sa mga followers mo para lahat kayo maging excited about the work that has to be done. Diba? Tama? Dapat manggaling yes. sa'yo mismo. Manggaling sa'yo. Dapat ma-inspire din sila. Like, oh. Kunwari, pakitaan mo sila ng kasipagan, ganun. Magsisipag din sila. At dapat pag nakita na nila yun sa iyo, mas gaganahan silang magtrabaho. Yes. Kasi ikaw nga yung leader eh. Ikaw yung mag-aano sa kanila. Mas ma-inspire sila sa iyo. Yeah. Totoo. Pero, kaya naman nakita. Ano? Yeah. Pero kasi may mga ibang members talaga na pagkatamad talaga eh. Kaya dun mo makikita na magaling kang leader kapag napasunod mo yung mga ibo ng members. Oh, yan. Challenging, no? Oo, so sunod-sunod niya, mapipeer pressure na sila. Parang ako na peer pressure ako na lahat kayo nakapolo. Apolo. Tapos parang, may ako sa sinuot ko ngayon, ganyan. Mm-hmm. Mahirap maging leader, no? Mahirap maging leader din, no? So next tayo, guys. Strategic and critical thinking, ayan. A good leader will be able to think critically about the organization or team they work within and develop a clear understanding of its strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Ito yung tinatawag lang SWOT, di ba? And how they as individuals. Yes. They'll be able to course correct when necessary and be able to assess the work they do to determine how it fits into overall organizational strategy and goals. Mm. Yeah. Ayan. So,
Explain nyo nga guys, hindi masyado na ano. Dapat ano, siguro pagkakaintindi ko diyan, dapat ano, madiskarte ka. Pag may ano, pag yung mga may problema, kailangan magaling ka sa problem solving, ganun. Ako ang una ko naiisip diyan, yung kunyari yung sunod-sunod na yung mga pressure na binibigay sa inyo, like sunod-sunod na yung mga nangyayari ganyan. Kailangan marunong ka talaga, kailangan mabilis yung utak mo. Bilang leader, kailangan magde-decision ka with a strategy and kailangan isipin mo nang mabuti na ano man yung mga maging decisions mo, ganyan. Yes, kasi so, guys, leader, alangan namang, di ba, parang hintayin mo silang mag-isip kung ano bang dapat gawin, kung ano bang dapat na solution. Dapat sa'yo yun manggaling. Mas madali itong mano if may apply nga nila yung tinatawag nilang SWOT, yung strength. Alamin mo kung saan yung strength nyo ng grupo nyo or ikaw mismo leader. Tapos yung weakness nyo, i-improve nyo yung kung saan kayo weak. Tapos makikita nyo din yung opportunity. Tapos, ayun. Ano kasi yung T? Threat. Yeah, threat. Tenacity. Tenacity. Bumunta na agad doon. Wala pa yun. Wala pa tayo doon. Okay, next. Yes. Next is interpersonal communication. Ayan. Good leaders must be able to interact with other people in a way that feels genuine. This does not mean you have to be an extrovert or a people person to be a leader. There are many excellent leaders who self-identify as introverts. Rather, it means being able to demonstrate empathy, engaging in active listening, and building meaningful working relationships with those around you, ayan, whether they are a peer or direct report. In short, kailangan marunong ka makipag-communicate sa ibang tao bilang leader, di ba? At saka dapat tumatanggap ka approach ng, ano, tama, ng criticisms para, yes. Para maging grupo nyo, tama, or yung buong team, tama. Yes. Ang hirap ng ano natin ngayon. So you top list? Totoo, ang daming challenges pagka leader tayo. Pero kailangan, kung alam mong leader ka, 'di ba? Why not take that responsibility at mag-influence na ng ibang tao bilang leader. Yeah. Tama, congratulations sa Lauren Galvez. It's showtime. Buong pamilya, buong angkan. Kasiyahan ng tahanan. Lahat kasama, walang iwanan.